Walang kasiguraduhan ang muling pagbubukas ng 680 million pesos na flyover project sa junction ng Benigno S. Aquino Jr. Avenue at President Corazon C. Aquino Avenue bago magpasko, sa kabila ng naunang pahayag ng Department of Public Works and Highways na susubukang buksan ito sa kalagitnaan ng Disyembre. Ayon sa pahayag ni Consul Johnny Y. Young, hindi pa aniya nagbibigay ng kanilang rekomendasyon ang mga consultant ng DPWH sa kinakailangan structural repair ng flyover project na nag-uugnay sa Iloilo City sa munisipyo ng Pavia. Sinabi rin niya na walang timeline ay binigay kung kailan ito masusolusyonan. Ang flyover ay ganap na binuksan sa publiko noong Setyembre 5, ngunit isinara makalipas ang 13 araw dahil sa vertical displacement ng 3 mm sa tatlong pier nito, habang mayroon ding mga bitak at pagbaha na naobserbahan sa mga span ng flyover ayon yan sa ulat ni Young sa regular session ng konseho ng lungsod noong Martes. Dagdag pa niya, nagsasagawa na ang kanilang tanggapan ng follow-up sa DPWH kung kailan nila balak simula ng jet grouting para ayusin ang flyover. Samantala, bilang resulta ng investigasyon, isusulong ng komite ni Young ang isang ordinansa na mag-aatas ng tamang signage at ilaw malapit sa mga construction site upang alertuhan ang mga pedestrian at sasakyan sa panganib at maximum tonnage na maaaring ma-accommodate ng mga flyover. At yan ang ating balita ngayong hapon. Ito si Aloy sa Diglasan para sa The News Feed.